It's your boy again, FBZ, at tayo nagbabalik para sa ating panibagong vlog, which is the VHT Wrinkled Pink. And ngayon sinasabi ko sa inyo na napakatagal ko nang iniisip na i-vlog. So ngayon, dahil marami tayong time, dahil quarantine and lockdown sa ibang lugar, so I think this is the right time para i-vlog yun. Before tayo mag-start, na-miss ko kayong pasensya na napatagal na walang vlog ulit, na nagpahinga lang sa social media and all. So, vlogging, you know? So, start na natin. Shoutout na agad tayo. So, shoutout kay Carl Ian Caballero. Shoutout ko sa lang dalawa. Actually, hindi ko expect na ano eh. Yung kwento ko sa niyan is nag-post ako sa ano, sa isang sniper group ng motor, no? Dahil yung palapag-lapag. Tapos hindi kasi pa na nakilala nila ako through my profile and yung sa motor. So parang ang saya sa feeling na nakikilala ka kahit ibang lugar, no? So una si Sir Carl Ian Caballero, pangalawa naman si Sir Clint Mandakit. So shoutout sa inyo, sir, more power, and shoutout sa inyong mga sniper, and ingat kayo palagi and ride safe always. Kung bago ka pala sa aking channel, please hit the subscribe button sa ilalim para tayo'y dumami at makagawa na tayo ng sariling community, no? So, in terms of social media. And then, if you enjoy this video, please hit and click that like button. It really helps the views and the videos, reviews sa atin. So, thank you so much agad. So, ito yung before ng ating Valve Cover Blue. Siguro ito mga 3 to 4 years na. This is the boss nilang itong blue na kulay. So medyo madami. Papa-engine wash din natin sa Garage Works. And then ito, kung napansin nyo, in Iceman lang, no? Na black na boss nito. Kasi gusto mo parang monotone na black tapos maroon. Parang sa spoon. No? Spoon na maroon tsaka black. So ito yung ano niya, before. Ang kita niya. So ito na po, nabili ko to sa Shopee, halagang 720. Hindi ko pa nabubuksan, kadarating lang kahapon. 720 siya, tapos may shipping na mga 60 yata. And 791 lahat. So mga 71 pesos ang shipping ng GNT. 2 days lang dumating agad. So napabilis. So tapos sa seller, si Ma'am Sofia Senko. Buksan na natin para makita natin ang VHT. Yan siya na. Kung hindi tayo nabukasan, excited na tayo magbukasan ng VHT. And prop sa seller. Bilis ma-deliver. Drink of black. Ito ng packaging. Bago ito pa, no? Legit tayo dyan. Pero kung hinanap ko, ang hirap maghanap. More on blue and red sila. Ayaw ko nang gamitin yung pre-purpose of vlogging photo. Ano nilagay mo sa auto, ma? Ayaw ko naman nagsisisihan, diba? So yun, parang ganyan siya, matte. Yan, parang matte siya. Matte finish, wrinkle. Dapat ganito yung bibilhin nyo. May wrinkle finish. Kasi madalas may high temp na black, pero hindi siya wrinkle finish. Yung pinagkaiba niya. Okay? So, dapat ganito yung ano niya. Dito ng dock. Black wrinkle. So, yan. Dapat ganito yung itsura niya. Wrinkle finish. VHG. So, 791 lang. Ang tagal ko yung nantay, promise. Dati kasi nung ECQ talaga is bawal kasi flammable daw. Tapos almost out of stock yung mga seller sa Shopee at Lazada. So ngayon ako, siyempo ako, kasi feel ko medyo okay na yung panahon. Maraming ng deliveries kaya yun, napakabilis. Parang 1.5 day lang dumating na. Gabi pa ako nag-order. So napakabilis na. Yeah. So may instruction. Pinakasabi ng seller is pasahin mo na instruction ko first time. And watch ka sa YouTube videos, which is this one, no? Paano gamitin talaga. So, basic lang naman din ito.
hindi naman siya maselan kasi wrinkle siya. I mean, unlike sa mga glossy finish na dapat, yung preparation mo is almost perfect para walang chip off, walang oily ano. Ito kasi talagang kakapit ito kasi wrinkle. And kahit anong side mo is pantay pa rin siya sa wrinkle. Unlike sa glossy nga, makikita mo na parang pag may overlap or mali na direction na overspray, makikita mo. Unlike dito, feel ko hindi naman makikita. So, let's see kung legit yun. So, before start natin yung sanding and painting, so tatanggalin muna natin valve cover itself. So, unahin natin yung sa tension wires, high tension wires. After that, kung meron kayong breather, tanggalin nyo lang din yung dito. Eh, sa akin, wala na siya. Kasi papalitan naman natin yan mamaya. And then, use the bolts. These are 5 bolts. Size 10. So, ngayon, kagamit ko yung T-wrench na size 10. Para mas madali. Para makuha yung mga head bolts natin. So as you can see, malinis yan, ang linis ng delugod, walang sludges, walang oil sludge na namumuoper sa mga rocker arms, sa mga valve spring. So ayan, tanggalan natin yung mga bolts, mga dapat tanggalan yung engine oil cap. Ang ganda ng araw kanina, tapos ngayon biglang ang kulimlin, umuulan na. So, ayusin muna natin ito for prep, guys. Tapos, after ng prep, siguro kaming hapon na lang. Kasi this is morning. Kaming hapon ko lang siguro pinturahin. Kasi, wala, ganda, pangit yung ano. Ayaw kasi gumamit ng heat gun sa VHT kasi pangit kasi. Yung tipong masabi nga naman, mas maganda kung ano, huwag iras yung pagkakalimit. So, yun. Yung iba, gusto nila yung strip salt. Kasi nga, medyo lumang na rin kasi to yung paint niya, so parang may primer na lang siya. Manipis na lang to, so gagamitin ko sa 400. Kasi kailan lang naman natin VHT para kumapit lang yung paint, unlike dun sa ano kasi sa mga glossy finish na sayo siya the while ago na maselan yung prep nila. So gagawin natin, ililihay ako muna to ng 400 with soapy water, ililinisin lang natin. Guys, huwag nyong lilihahin yung dito sa spark plug and dito. Malulustret, ha? Yung mga yan. Dito lang tayo sa labas, sa sides, no? Lilinisin lang natin siya. Okay. Lamulan na talaga. Kunan na rin nyo sa video na to, pero the show must go on. So, tuloy-tuloy lang tayo. Pinaprepare ko lang soapy water. Kahit anong soap yan, dishwashing or panlaba. And then yung sandpaper, wet sanding natin. So, prepare ko lang. And then prepare nyo rin kung watching this video para hindi tayo mawala. So ayan, lilihain ko na, start ko na siya. Start nyo rin, ready na yung soapy water, okay? So, yun yung mga proper and common din. So ayan, parang pinagbigyan tayo after ng ulan. Ang init na bigla. So, ito na siya. Naliha ko na. Kuminis na, natanggal na parang base. Ano na lang talaga to. Manipis na, parang base layer na lang. So, ginawa ko, bibread muna natin siya. Kasi nga, umulan kanina. So, yun. Ganyan lang. Kung gusto nyo, mas maganda strip sole nyo. Para as in, lumabas yung bare metal ng valve cover nyo. Pero sa akin, okay na po. Wrinkle finish naman siya. And ito, malinis na. Yung mga sides, mga rough edges. Goods na. Goods na yan. So ngayon, dahil medyo tuyo na,
kailangan natin ng masking tape or kahit anong tape, pero mas prefer scotch tape and na cutter. Again, dahan-dahan sa paggamit ng cutter para maiwas masugatan, okay? So, tatapan natin itong mga spark plugs na butas, sa high tension wire na butas, hindi yung mga bolts, pati itong sa engine oil cap, no? Bag cover cap, engine cap, ang tawag yun dyan. Yeah. So, 5 head bolts. Ito, itong sa engine. So, ayan, natapusin natin dito sa mga high tension wire. Ngayon, sa mga stud bolt na gusto mo or head bolt, eh, saktong-saktong 5 pesos. No? 5 pesos. So, para hindi kayo mahirapan sa sizes, ilalagay nyo na yung 5. Tapos, i-shape nyo na lang, no? Para sakto naman yan. Okay? That is just for the tip. So, ayan, tapos na tayo. Na-tape na natin. Yung iba, binablock na rin nila pati itong Honda. Pero in my case, pwede mo naman siyang i-tape kapag masipag ka dito. Pero ako gagawin ko na lang tipid tsaka mas mabilis kasi baka biglang mulan ulit, no? Bibigyan ko na lang ng grasa itong Honda. Tapos i-wipe natin para hindi lang kumapit yung pintura. So, pwede ko ng kahit nung grasa, pero yung sa akin, Marfac na sa Caltex yung lalagay natin sa Honda. Ito yung sa Marfac, no? Yan. So, first, bago natin lagyan yung i-wipe, mamaya na natin kung i-wipe ng alcohol, bigyan na natin ang Marfac kung Honda muna. So, ayan, bigyan na natin ng grasa yung word na Honda. And after nyan, pwede naman natin siyang i-wipe pag tuyon-tuyon na yung ating VH steering gel. Tapos biyotin yung bigyan ng metal polish kung gusto nyo kumain dapat luminous yung board na Honda para OEM look kumbaga sa wrinkle finish. Kaya maraming wrinkle finish noon, kaso nga sabi ko black tsaka red, I mean blue tsaka red lang, pero gusto ko is black para mag OEM finish. So ngayon, wipe muna natin ang alcohol para matanggal yung mga sobra excess, and kasi nawakawakan ko kanina to dahil minsan may langis or sweaty yung mga fingers natin just to prevent na ano, maganda yung kapit ng pintura. So, ako kayo ng tissue or kahit anong paper towel na to wipe it off sa ano, kuha ka ng alcohol, parang degreaser kumbaga, no? Before, ito yung parang pinaka-prep ko kahit anong paint, no? This is the best ano, important step. So, ayan. Tapos na tayo sa alcohol. Na-evaporate na yan. Pero, ang bala ko dito is, ibibilad ko muna siya ng konti. No? Ibilad muna natin siya ng konti. Para, uminit na rin siya. Kasi sa US, kaya nakikita nyo nga, sabi ko kanina, nag-heat gun sila. Kasi, hindi mainit doon. Malamig. Ang VHT, gusto niya medyo, actually, gusto niya yung natural na mainit lang. Parang, ino-oven. Parang ganun. Ayaw niya yung parang biglaan na isang, baka, yung sa headband kasi may mga portions na baka sobrang tagal mo mainit. So, gagawin natin is mainit muna ngayon, no? Tapos, it will take sometimes daw 10 to 20 minutes. Depende kasi sa ano yun, sa natural process. So, ngayon, ibibilad muna natin siya ng mga 5 minutes. Tapos, doon natin siya sprayan para mas kumapit at mas mag-wrinkle siya, kumbaga. So, first, hindi ko na diniligan. As usual, makikita nyo sa mga ibang vlogs ko na diniligan ko yung surroundings. Kaso umulan naman nga, so walang alikabok. Second, mag-mask kayo para hindi nyo maano itong wrinkle. Baka maging wrinkle yung lungs natin. Joke lang. Tapos, gloves. Kaso, hindi lang ako nakapili ngayon. Pero, mabibili nyo yun sa, ano yan, sa suking tindahan. Allow 2 hours to dry. So, okay mag-air dry lang. Okay magmadali ako. Tapos, lagi nyo siyang sinishake before using kasi nga wrinkle siya. Ayan na. So, basahin niyo yung instruction for the best result. Andahan lang ha. Mas maganda kung may eyeglasses kayo or what. Ganda ng nozzle o. Yung wrinkle. So, let's get it on. Let's go for the first, may lang, pagbibigay natin yung angle. First layer, which is horizontal. Take muna before you can. Hanggang marinig niyo parang ito na normal na moves freely kumbaga para nahalo yung
paint na maayos. Ayan ang ating first coat. Medyo hindi siya ganun kabango actually, pero dapat talaga nakamask. Medyo matapang yung wrinkle na ano, na tawag dito, na amoy. So mas maganda yung unlike sa boss niya, so medyo okay. Pero to, dapat talaga nakamask kayo. Grabe yung amoy. So ayan, 7 minutes na yung nakalipas. So gawin na natin yung second test ko na yung angle natin. Ayan nga, second coat for pa-vertical naman. So again, before using, shake well ulit. So ngayon, para sa third and final layer na. And after nitong layer is papatuyin natin siya like almost 2 hours sa labas as per instruction. Oh. Kasi nga sabi naman yung wrinkle is hindi agad lalabas yan. So huwag natin siyang pressurein. Give time na. Huwag mong pressurein yung gagawin sa jowa. So right now, let's go. No? Yung sabi ko ng diagonal style and to fill the gaps kung meron kang na ano kanina. It's the parang final coat, kumbaga. So, let's go! Kung fully coated na. Inspect lang ulit before natin i-fillet ng matagal while waiting. And total, tapos na tayo dito. Ang sabi dito for tips daw, no? After gamitin, eh, dapat allow the air sa nozzle. So dapat naka-yuko daw kanya na nakapatong. Hindi kanya na usual. And ito to allow the air na lumabas sa ating nozzle. That's the tip also for using VHD kasi masayang daw, baka magbara yung sa ano, tangin na yung pagkabuga niya. So, kasi nga parang wrinkle nga yan. Baka may mga maliliit na bulitas or what, diba? So, ayan, tapos na tayo. So, tatanggalin natin mga tape and tong lines. And then, after 2 hours na to, so, babot na natin yan sa ating engine bay. So ayan, nabalik ko na, chinek ko lang, tatanggal ko na yung tape, kating sa Honda na grasa, diba? Daling tanggalin lang yan. Tapos, tinry ko lang paanda rin to check if there's any leak, no? Kaya check mo muna lalo na sa mga hindi pa nagpapalit ng gasket. Cylinder head cover gasket. Kasi baka katanggal nyo ngayon, hindi yung check na okay pa siya. So, I'm checking for any leaks kung meron man. So far, wala. So, which is a good sign na successful yung pagbalik, maayos yung pagkabalik, no? So, kayo din, check nyo ng maayos para iwas abala, no? Baka... So ngayon, add-ons, no, Lazada Racing tayo, syempre. Sabay ng headset, ng bolt, ng headlight pwede to.
tenga, scratch sticky, engine oil cup, bago na rin. Tapos to, ito ang breather. Kaya tinanggal ko na yung mga hose dati. So, masyada more lang yung naipon na. Lagyan na natin. Let's go. So, muna natin tanggalin to red stay. No? Tanggalin natin. Ang ating bagong password GDM. So ayan nga yung red state, mas gumanda, no, black. So ayan pa lang nalalagay natin. Lagyan na natin yung next, ayang oil cap. So ito yung nabili ko, ano, oil cap, no. Mas prefer ko lang na walang ano, wala to, pero sticker lang naman to. So mas gusto ko to neochrome, no. So lagay ko na. Let's see if babagay siya sa stock. So yan, medyo nagbagong itsura konti. Medyo mas luminous compared to sa stock na. Tapos yung mga breather, lagay na rin natin. So dalawa to. So let's go. So ayan, we're done. Red stay, engine oil cap, breather dalawa. And lagay na natin to. Yung mga lock na password GDM din. Sana natutunan, may natutunan tayo sa ating video ngayon, and I hope you guys enjoyed yung video. So abangan natin ang ating next vlogs. So please hit that notification bell button para kayo updated sa aking mga next vlogs. So, thank you and ingat kayo palagi.